Dalawa lang ang negosyo. Online business, tsaka yung closed business. Ibig sabihin daw, pag wala ka sa online o walang online component ang kahit anong negosyo, aba, baka magsara na yan. Welcome to Peaceabilities here in CBRC.tv. Arman Benko po. Magandang araw sa inyo lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Kung nasaan man kayong parte ng mundo, masayang-masaya kaming nandito muli para sa inyo, Peaceabilities in CBRC.tv. At yung mga nakakapanood na, alam nyo na hindi lang namin gusto na kayo ay nakatutok o nanonood, gusto namin meron pa kayo natututunan, lalo na ang pag-uusapan natin may kinalaman sa kaperahan. At maganda ang episode natin ngayon dahil aside from the other activities in managing our personal finances, nandyan yung mag-financial planning ka, mag-save ka, mag-invest ka, gumastos ka, kailangan kumita ka rin. Ang topic natin is all about dropshipping, how to earn in this tanggap na ng marami, online selling, online business, e-commerce, yan ang pag-uusapan natin. Nakwento ko sa inyo last time, meron akong sariling online store, Peractical.com. Alam nyo, kini-gross sales nun, nasa mga, yung pinakamalakas niya, 180,000. Hindi pare-pareho sa isang buwan, plain and simple, nag-experiment kasi ako nun to get into online selling. Bino mo nakaka-gross sales ng 180,000, no? Palagay mo na maka 10-20% na kita ka doon sa 180,000, merong extra 36,000 pesos and or more pa. Ano 'tong pinagsasabi ko na online selling way to earn? Meron nga by the millions ang gross sale sa isang buwan. Six income figures. Six-figure income, hindi imposible. Six-figure yung 100,000 and up. Hindi po yan imposible sa mga nag-online selling. Hindi lang mga malalaking kumpanya ang pwedeng pumasok sa e-commerce or through online selling. Kaya I am excited. Our guest tonight is from bilisbenta.com, a dropshipper, a dropshipping platform. Ano ba yun? Let's bring in the CEO of Bilis Benta, Chester C., para ma-educate tayo tungkol dito sa dropshipping at itong kalat na kalat sa YouTube, Bilis Benta. Good evening, Chester! Hi, good evening, Arman. Good evening sa lahat ng viewers. No? Good afternoon and good morning kung saan man kayo na sa mundo ngayon. Alam mo naman yan, Chester, pag social media, ganito, the new media, new medium, kalat-kalat na. OFW, nasa Visayas, nasa Mindanao, the new norm, the beauty of internet and technology, and lalo na dito sa pag-uusapan natin, anything online and everything online. Sabi nga ng kaibigan kong si Din Pax Lapid, isa sa nag-guest na rin dito 2-3 episodes ago, dalawa lang ang negosyo, online business tsaka yung closed business. Ibig sabihin daw, pag wala ka sa online o walang online component ang kahit anong negosyo, aba, baka magsara na yan. Pero Chester, ang unang entry is for an individual to get into selling. Yan ang unang level ng pagnenegosyo. Di ba? Yung basic trade. Ang una kong pinagkakitaan, nagbenta ako ng second hand sa sasakyan. Tapos akala ko noon na nung college ako, yun na magiging career ko, buy and sell ng sasakyan. Tapos pumasok na itong internet nga, fast forward ako kagad. Ngayon, usong-uso yung online selling. Maybe because or majority of it
because everyone's at home, majority are at home. Ang window shopping ngayon ay by the thumb, di ba? By the thumb ang window shopping ngayon, hindi na yung pupunta ka sa mall. Tapos pumasok tong salitang drop shipping. Chester, educate us muna. Ano ba tong drop shipping? Hindi naman ako seafarer. Ano ba yung drop shipping? Alam mo, Armand, tama po kayo, no? Napakabagong salita ang drop shipping sa mga Pinoy right now. At hindi naiintindihan ko ano yung drop shipping. Alam niyo po, sa isang negosyo, ang isang bagong salita na negosyo is something that you really have to look at. It's not because it's new, but because it has a potential. Bagong salita. So ano ba ang drop shipping? Okay. Ang drop shipping sa US po nagsimula yan. Year 2008, nagsimula na po ang drop shipping sa US. Imagine, it's year 2021 pa lang po ngayon. And now pa lang natin naririnig ang drop shipping dito sa Pilipinas. Yeah! Grabe po, di ba? So, that's why, may kasabihan nga, Philippines is 10 years behind e-commerce. If you would ask me, yes, I agree because of this simple word of drop shipping, ngayon pa lang pumapasok sa Pilipinas. So ngayong gabi, pag-uusapan natin paano po magbe-benefit ang isang simpleng Pinoy sa dropshipping at sa e-commerce. Okay? So ang dropshipping po kasi, meron po ako mamayang presentation, pero to make it very simple, ang dropshipping po is ganito. Meron tayong tinatawag na dropshipper. Pag sumali po kayo sa isang dropshipping na concept or na company, hindi nyo po hahawakan ang produkto. Okay. Wala kayong hawakan ng produkto. Ang gagawin lang po ng isang dropshipper is mag-market. Ibebenta nyo po yung produkto. At hindi po alam ng customer na isa po kayong dropshipper. Or hindi alam ng customer na wala kang hawak na produkto. So, okay. Nagtitindala po kayo. Okay? Parang yan yung nakikita natin sa traditional, yung mga ahenteng sa Divisoria, may tinatawag na ano eh, yung, tawag ba yun, sa bangketa, mga amuyong. Diba? Puro niya. Pero ang lamoy lang yun, di ba? Aamot mo dito, babato niya doon sa kabila. Kasi tawag mo sa amuyong, di ba? Sa salitang ano. Yes. Sa salitang Divisoria. Laking Divisoria po ako eh. So, marami po. Tama. Amuyong, tawag yan, amuyong. So, parang ganun po ang bilis benta na pinaganda at dinigitalize. Para mas maintindihan natin ng very simple word, no? And ang dami pong benefit ng dropshipping. Mamaya po kasi meron po akong ano slides para ma-explain ko sa inyo mabuti with pictures kung ano po ba talaga ang dropshipping. Siguro okay. Mamaya I'll do it with my ano slide presentation. Bilisbenta.com is my company. I'm the CEO of Bilisbenta. You know, I'm a small seller lang po. If you're an online seller, naiintindihan ko po kayo kasi doon po ako nagsimula noong year 2015. Dati po, skeptic din po ako. Dahil hindi ko alam kung kikita ba or malulugi ba or lalaki po bang benta ko sa loob ng online selling year 2015. But right now, I would like to explain to you ano yung pinagdaanan ko and ayaw ko na pagdaanan nyo. Can we go to the next slide? Okay. Ang isang problema ng isang online seller is yung capital. Diba? Yan ang unang problema. Maski hindi lang online seller, maski nagninegosyo. Capital. Okay. Pangalawa, nakapital ka, hindi ibig sabihin may capital ka, bebenta ka or aasenso ka kagad. Kasi maraming nakakaproblema, lalo nagsisimula, naiipit po yung capital sa produkto. Tali o tulog. Natulog na. Patay na. Paano ko napapayaran to? Hindi na siya makapag-ikot, na-stuck na. Yan yung isang major problem ng isang online seller or nagninegosyo. Let's go to the next slide. Pangalawang problema. Okay. Dahil mag-isa ka, nagtitipid ka sa manpower, ikaw ang nagbabalot ng order mo. Usually, ang isang online seller, meron po yung 8-hour job. At the same time, ano yan? Full-time mom yan. Kung hindi naman, ang dahil pang ginagawa niya side by side, tapos nagtitindi siya, magbabalot siya. At ang araw-araw, binabalot niya yung order. Okay? Pag dumadami yung order, minsan, hindi na siya masaya. Sinusumpa niya habang nagbabalot siya kasi yung muscle niya, lumalaki na sa kadami ng binabalot niya. Ikaw ba yon? Nararanasan mo ba ngayon yan? Alam ko yan. Puro bubble pad na nga nakikita ko eh.
bubble wrap. Bubble wrap, tsaka packing tape, di ba? Packing tape. Let's go to the next slide. Let's go to the next slide. Okay, ngayon, nagdesisyon ka. Sige nga, kuha nga ako ng tao para tumulong sa akin. Hindi nagtutugmang benta versus sa pasahod at saka sa tinubo mo. Ang liit ang tinubo ko. Hindi ko mabayaran yung mga overhead expense ko. So, nai-stress na po kayo. Di ba? Next slide. Isa pa is, yung bahay mo naging warehouse na. Oo. Yung tulugan mo naging ano na, la pouches na at saka bubble wrap ang nakapatong na. So, hindi na naging magandang bahay. Pag uwi ni Mister, mainit ang ulo kasi magulo ang bahay. Yung correct. Bata, naglalaro sa loob ng bahay dahil at may paninda ka, naghalo na. So, hindi mo na alam. So, ang gulo-gulo ng bahay. Hindi, ang bahay is naging bodega or naging opisina or naging packing center mo, di ba? So, yes. Hindi nagtira ng bahay na. So, those are the things that we encounter as an online seller, di ba? Every day. Now, ang tanong ko, meron ko bang balak gawin para ma-eliminate mo yan or gawan mo ng solusyon? Okay, let me share to you what is dropshipping. Okay. Let's go to the next slide. Okay. Dropshipping, okay, via Lazada, via Shopping, via Shopify. Ang bilis benta is starting right now with Lazada. Okay? So, integrated po tayo. Pag sinabi ko pong integrated, nakadikit po tayo sa Lazada at ididikit natin sa Shopee. Bakit natin didikit ang negosyo? Bakit natin didikit yung online store nyo sa loob ng Lazada at Shopee? Kasi ang average visitor or traffic sa e-commerce, meron tayong tinatawag na word na traffic. Eh. Ang average traffic ng bawat Lazada at Shopee is 40 million traffic in a month. Or average 1.2 million a day ang pumapasok dyan sa website na yan. Okay? Dahil ginagastusan yan. Wow talaga yan. At may katumbas na pera yan. So we will maximize yung gumagastos. Sino gumagastos sa Lazada? Si Alibaba, di ba? Yan may-ari ng Lazada, si Alibaba. Eh. So ginagastusan po nila yan para may pumasok sa loob ng Lazada. So let's go to the next slide. Let's go to the next. Yan, okay. I call this automated dropshipping. Okay. Alam niyo po Kuya Armand, marami pong dropshipping. May lumalabas na rin pong dropshipping pero hindi po automated. Okay. Oh, ano yung automated? Ibig sabihin ng hindi automated ganito. So divisoria po 'yan. May tinatawag tayong ATSI tsaka AYA. Alam niyo po 'yun. ATSI AYA. Okay, ATSI AYA unitit nagbabantay ng China man sa loob ng divisoria. Ikaw benta, basta sabihin niya ikaw benta. Pag nakabenta ka, bayad mo muna, ako deliver sa customer mo. Huwag ka na mag-alala. Ganyan. Kapag dumadami yung order mo, sorry ah, mali-mali order ko ah, kasi gulo-gulo na eh. Dami-dami yeah. Na. Hindi automated. Okay, yung order niyang, example, yung order niyang brush, binigay is ano, pang-tali ng aso, kasi hindi nga automated. So, nagkakamali na yung order kung marami na kayo. Dahil hindi automated. So, ang bilis benta is an automated dropshipping integrated sa Lazada. Okay? Okay. Ito lang sa Pilipinas ang merong ganyan. Proud to be Pinoy. Ang wonderful business model na to. Okay, wala po yan sa US, wala po sa China yan, sa Pilipinas lang po yan. Okay. Pasingit konti, Jester. Sabi mo sa ibang bansa, sa Amerika, 2008 pa yung konsepto ng dropshipping. Yes. Paano nila nakagawa yung dropshipping nila? Ganito po yun. Yung sa US po is they use AliExpress. Okay? Or AliExpress ang gamit nilang website. They will get a picture from AliExpress, the website. They put it in their website and they market it. Imamarket nila sa US yan. Once or may umorder sa website sa US, they will contact. As a website owner, ikokontakt ko yung AliExpress na store owner. Okay. Tapos hindi ko pabili. Babayaran ko muna siya. Pag binayaran ko, that's the time yung store owner ng AliExpress, papadala niya yung produkto doon sa customer ko sa US. Okay. So, bayad muna. Imagine, hindi automated. Paano pag mo-order ka na ng 100 na order? So, araw-araw, kinakausap mo ito order ko. Eh, kung marami kang produkto, it's very hard to scale. Yeah. Okay. Yeah. So, that's the one challenges if you are manual dropshipping. Okay. Sa automation.
I'll explain it on the next slide para mas okay. maging detail tayo. Okay. Okay. Next slide. Okay. Advantage of bilis benta, no manpower needed. You don't have capital on inventory. You have great product sourcing. Nasa loob na ng product, ng catalog mo, nasa store mo na. No overhead expense kasi wala ka namang kailangan i-balutin na orders kasi kami na po magbabalot ng orders yun. Ikaw na! Ikaw kami na magbabalot! Kami na po magbobodega. Kami na po magbabalot. Kami na rin magpipicture ng produkto nyo. Kami magkikreate ng store nyo. Kami na po maglalagay ng basic keywords nyo. Kami na rin po magpuput ng 100% margin. Okay. Tapos kami na po magbobodega ng mga produkto, pang-apat. Kami na po, pag pumasok ang order, kami na po magbabalot. Pang-anim, kami na po magde-deliver doon sa drop-off center ng Lazada. Pang-pito, kami rin na magpe-payout na sa inyo. Ganun kasimple po. So ano pong gagawin nyo? Magbebenta sa market po kayo. Ah. So yun ang ano, sa yung isang part ng sakit sa ulo, kinarga na or kinuha na ni bilis benta. Isang part na lang ng negosyo ang ifo-focus nyo. Magbenta at pag-market. Yung produkto, saan ako kukuha ng produkto? Okay. Ganito po, pag pumasok po kayo sa bilis benta na website, pipili po kayo ng katalog. May tinatawag po kaming katalog. So ngayon po is meron kaming apat na katalog. Home and living, mom and baby, kids, toys and collectibles, sneakers, at saka health and beauty. So pipili po kayo doon sa apat na katalog. Tapos yung laman ng katalog, more or less, nasa 300 to 800 products inside there. Para per pwede katalog? Per katalog. Uh-huh. So yun yung laman ng tindahan mo. Ibig sabihin, bibigyan ka namin ng Lazada store, may laman na at may inventaryo na. Makikita mo, real-time inventory kung ilang piraso ang bawat produkto na nandoon. May picture okay. na rin po siya. So, ang gagawin mo lang is once na turnover na po namin yung tindahan, diretso mo nang ibebenta siya at ima-market. Paano yung 300 items? Ang mahal siguro nun kung babayaran ko yung inventaryo. 300 Aba. Items. Eh, yung sari-sari store lang eh. 20 mil na laman ng maliit na sari-sari store, 20 mil lang puhunan. Magkano ang puhunan dun sa 300 items? Ito po ang good news. Okay? Ang subscription po natin, naglalaro lang po. Ang pinakamahal po natin is yung mahal na nga eh. Pinaka-affordable po is yung home and living natin, 12,000 pesos. Yung sapatos po na. Lang? Subscription nyo, monthly. It's a subscription. Tinawag po natin subscription kasi ang concept po ng automated dropshipping is shared inventories. Ano tayo? Hati-hati tayo. Share resources. Hati-hati tayo sa manpower. Hati-hati tayo sa bodega. Just to avail the service. Instead of you doing this alone, okay, it will take you million at million. Kasi kung gusto mo makabenta ng 1 million, kailangan mo ng 10 million. Diba? Pero pag ang puhunan mo is maliit, hindi ka makakabenta talaga ng malaki. Kung pwera lang, kung napakaganda ng produkto mo na ikaw lang meron, at kakaiba talaga. Eh, wala naman ng ganyan kasi lahat meron na. Diba? 21 so, years old na ang mundo eh. 21 years old na. Po kayo. So, lahat na, na-invento na. Diba? Yeah. So, ganun po ang labanan right now. So, right now, papasok ka sa ganitong business model na concept. Shared inventory, shared resources using a dropshipping method. Oh, so ganun kaganda po. Ito po ang proseso para mas maintindihan po natin. Ang proseso. Ito yung number one. Makikita natin sa taas na yung number one. Okay? Bilis benta and number one. Yan po yung itsura ng website namin. Ang gagawin po natin is magsasubscribe po kayo. It's a monthly subscription. So pipili po kayo ng catalog. Once nakapili po kayo ng catalog, ang gagawin nyo po is hahantayin nyo na po. Maghihintay lang po kayo. Kasi ang bilis benta na po ang magkikreate ng Lazada store for you. Wow. Oh, wala ka nang uploading, wala ka nang picturean, wala ka nang hanapin na produkto. Lahat ng nakita niyo sa catalog, ilalabas po, ibibigay po namin 'yan sa store niyo po. So maghihintay po kayo. Ang working days po namin right now 10 working days. Mata-turn over po namin yung store sa inyo, okay? So ang laman niyan most probably 300, depende sa catalog eh. 300 to 800 na products 'yan. So once tinurn over namin yung store, let's see it. So number two, may makikita kayong kulay pula. Napakalit ang picture natin. T-shirt po yan, t-shirt. Sabihin okay. na po natin ang puhunan na nakuha natin sa supply is 100 pesos. So okay. si dropshipper, nag-decide siya, or si subscriber, nag-decide po siya patungan ng 200 pesos.
So magiging 300 pesos yung halaga ng t-shirt na yan. So ngayon, okay, ay live sa Lazada yan at may nakagusto na customer, bumili. Okay. Nandito po tayo sa number 3, sa taas ha. 300 pesos. Bumili po siya. Ngayon po, wala na po kayong gagawin. Okay? Hindi nyo kami kailangan kontakin, text, email. Wala po kayong gagawin. Dahil nakikita nung po namin lahat ng orders na pumapasok sa store nyo. Automated nga po, di ba sabi namin. Kami na po magpipick, magpapack, at magpapadeliver nyan. So, aayusin namin yung order nyo at para dun sa customer nyo. Ngayon, ito yung kagandahan. Dahil gamit natin si Lazada, di ba? Connected tayo, integrated tayo with Lazada. Ang magde-deliver po niyan is yung courier ng Lazada. Okay. Kasi ang magandahan, pag nagtitinda ka sa Lazada, yung return to sender mo, o RTS, is mystery. Yes. Dahil yung credibility ng tindahan mo is nasa loob ka ng Lazada. Parang may kasabihan nga, huwag ka na mag-ano, huwag ka na mag-hinala dahil yung tindahan na binili natin is nasa loob ng SM yan. Ganon din sa Lazada. Okay? Dahil sa Lazada yan, yung credibility mo is mas may advantage ka versus doon sa Facebook seller lang. Okay, so ngayon, click tayo sa number 5. Yung courier po, magde-deliver po sa customer nyo. Any payments po na merong si Lazada, so 90% ng payment natin is, sa Pilipinas, is COD. So may COD po yan. Okay, so babayaran ni customer si courier ng COD. Ngayon, si courier, i-remit ang pera kay Lazada sa number 7 na tayo. Ngayon, si Lazada, isa lang po kausap niya. Kami na lang po muna. Ipe-pay out ni Lazada kami. Okay? Bilis benta. Ang gagawin ni bilis benta, ihihiwalay namin yung tubo mo, 200 pesos. Yung 200 pesos, ipe-pay out namin sa mga dropshipper o subscriber namin. Yung 100 pesos, ibabayad namin sa supplier. So, this is how the process works. Okay. Chester? Yes. I-highlight ko lang, ha? Pag nung ako nagkaroon ng website na online store, gumastos kami para magkaroon ng website, magkaroon ng payment system, magkaroon ng database, 150,000. Tinipid ko pa yon, ha? Puro tawad pa yon. Puro tawad yon. Doon mo sa mga hindi nakakaalam. Pag nagpagawa kayo ng website na kumpleto, ha? Hindi lang brochure website, yung may payment system, may database, mga kalahating million yan, Chester, di ba? Tama po. Mga kalahating million. Kung napaka-complicated. Kung napaka-complicated. Or kung e-commerce website siya, 500,000 sana ang gagastusin nyo. Dito sa binisbenta, wala na yon. Tama ba po? Wala na. So, monthly subscription lang po. Monthly subscription na... Walang lock-in. Walang man lock-in, Kuya Arman. Pwede next month. Sarado na ako, okay na? Ngayon, next month, ayaw mo. Dahil ano ka, nagkasakit ka or busy-busy ka. Vacation mode muna, kuya. Sasabihin, Kuya Chester, pwede hindi mo na ako mag-renew? Vacation mode muna ako? Pwede po. Pwede yun. Decision mo yun. Oo. Hindi, tapos another gastos, Chester, ha? Ito, ramdam na ramdam ko to. Nagtayo nga ako ng online store, eh. Kukunan ng litrato. Eh, syempre, dapat maganda ang kuha ng litrato. Kukuha ka ng professional photographer. 30,000 to 50,000 po 'yon. Depende pa sa dami ng produkto. Tapos yung cost, yung tao na mag-iimpake. O palagay mo na minimum wage earner, 12,000 a month 'yon, nag-iimpake, 'di ba? Yung bubble wrap and etc. Yung magde-deliver, kung mapagkakatiwalaan mo yung magde-deliver at kukuha ng pera na cash on delivery, kung makakakuha ka ng mapagkakatiwalaan, ha? Eh, may gastos na yon yung motor at yung pasweldo pa sa kanya. Tapos saka pa yung gastos mo sa loob ng opisina, yung admin. Yung admin mo, yung purchaser, tagahanap ng produkto, yung taga-record bookkeeping ng mga koleksyon. Lahat yon, wala na yung gastos na yon kapag bilis benta subscriber ako. Wala na po. Kasi gagawin nyo lang po is magbebenta at magmamarket. At kagandaan po dito, Kuya Arman, is ganito. Wow. Ang produkto na binebenta nila is price competitive. Kasi maraming nag-aakala, dropshipping ka, baka yan yung mga lumang stock, baka yan yung mga naubos nyo na lang at mahal-mahal yung binebenta para kami naman mahirapan. Tignan nyo po muna ang katalog bago kayo mag-subscribe at magbayad. Kasi nakasulat na po lahat ng presyo.
At makikita nyo, kaya lumaban kay Aya at kay Achi sa 999 yan. Kasi supplier po natin, karamihan po is galing China rin po at saka mga main supplier po talaga. So makikita nyo po, Tagton, chine-check po namin lahat ng supplier namin na makapagbigay ng competitive price. At saka yung inventaryo po, kagandahan dito, real time. Makikita nyo po kung ilan yung stocks nyo. So alam mo kung ano yung ipupush mong produkto. Yung marami. Oo. Oh. So ato mo. Chester, ha? Nasa pinag-uusapan po natin, bilis benta, drop shipping, para paano kumita sa pagiging online.